Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So the first thing you need is kailangan natin nung basic bodice block. So the first step is to extend the shoulder line. And then mark natin ng 3.5, which is the cup sleeve length. And then square down 1.5 inch. So dapat parallel yung line to CF line. And then, connect natin yung 1.5 mark na yan sa shoulder tip. So, next is, i-coconnect ko lang yung 1.5 mark na yan to the chest line using yung French ruler. So, napansin nyo medyo sharp yung part na yan. So, smooth out lang natin yan. Or you can do freehand kung gusto mong palakihin or bawasan yung pagka-angulo niya sa corner na yan. So, right now, nire-reshape ko yung part na yan. So, ayan, don't be afraid na i-reshape yung part na yan as long as smooth yung transition ng curve. So, for the back part, halos same din ang approach na gagawin natin. So, extend lang yung shoulder line and then mark yung 3.5 inches na cup length natin. Ayan, so pag nag-square down, parallel dapat dun sa my center back. Same din, 1.5, katulad dun sa front part natin. And then, connect natin dun sa shoulder tip using French ruler. Then after that, i-connect natin dun sa my back chest line. Then same din, i-smooth out mo lang yung part na yan, sa corner na yan, or do it by hand. So freehand ko siya ginagawa. So binago ko talaga yung sa part na yan. Which is, for me, mas gusto ko yung ganyan siya. I think for beginners, nakakatakot talagang pag-uwi mo yung pattern, no? So very rigid tayo sa mga galon natin kapag first timer tayong gumagawa ng pattern. Pero as, over the years of making patterns, napapaglaruan mo na kung ano yung gusto mong gawin eh. So after that, i-double check muna natin yung length. Dapat pareho yung sa front and back natin. So, may konting changes sa part na to, lalo sa back part natin. So, mamark ko lang yan and then, i-blend mo lang dun sa curve. And then, gupitin ko lang yung sobra. So, that's it. Yung sewing allowance na dinagdag ko for the shoulder seam nasa 3/8. So, pin in place muna natin siya, right side facing together, and then, yan, pwede na natin siyang tahiin. And also, after sewing, syempre, kailangan natin siyang planchahin. Better if meron kayong tailor's ham para dun sa kurbada ng sleeves. This is our final look ng ating continuous cup sleeve. May iba kasing cup sleeve, meron siya set-in style naman siya. So, ito naman is continuous. So, mostly nakikita siya sa mga kipaw or chongsam. And very common din siya sa mga gawa ni Alexander McQueen yung sleeves na to.